So yung video nga yung nakikita nyo ay nung araw ng draft day netong si LaMelo Ball kakatapos lang ng pag-pick dito kay Anthony Edwards. At ayon nga dito kay Jalen Rose, ang Golden State Warriors daw ay tinawagan itong si LaMelo Ball para sabihin na pipiliin daw siya sa number 2 spot. Kaya nga't siguro ganyan ang pag-acto ni LaMelo Ball. Para bang sinasabi niya, oy, number 2 na ako. Sinabi na ng Warriors na pipiliin nila ako sa kanilang number 2 pick. Ang pagkakasabi nga dyan ni Jalen Rose, the night of the draft, the Golden State Warriors told LaMelo Ball they were going to take him at number 2. And they didn't do it. So obviously, number 3 itong si LaMelo Ball. Si James Wiseman ang napunta dito sa Golden State Warriors. Just know it's up. Y'all see my fingers. So it's very normal sa mga ganyan sa mga rookie na tinatawagan sila bago pa i-announce sa buong NBA na pipiliin nga sila. Ganun din ang ginawa dito kay Lonzo Ball. Tinawagan nga siya ni Magic Johnson bago siya piliin sa Lakers. So parang pinaasa nga na itong Golden State Warriors itong si LaMelo Ball na pipiliin siya dito sa number 2 pick at makakalaro niya kasama niya si Steph Curry at si Klay Thompson. Aso nga, hindi nga tinupad na itong Golden State Warriors ang kanilang pangako dito kay LaMelo Ball, so napaasa nga itong si LaMelo. Pero anyways, sa tingin ko naman, maganda naman para kay LaMelo Ball ang kinalabasan nang napunta siya sa Hornets. Kita nyo naman ngayon, napakaganda na nga at labas na labas na kung paano talaga maglaro itong si LaMelo Ball. E kung sa Golden State Warriors siya, off the bench pa rin siya siguro hanggang ngayon dahil nando si Steph Curry, di ba? Kahit pa napakaganda ng performance ni LaMelo, hindi siya mag-i-start over Steph Curry. Pwede sa shooting guard siya. Pero alam naman natin na ang kapartner ni Steph Curry sa shooting guard ay itong si Klay Thompson. Injured nga lang siya ngayon. Pero ang maganda namang madudulot kay LaMelo Ball kapag nakuha nga siya no sa Warriors kung sakali ay makakuha nga siya ng veteran leadership. Hindi lang basta veteran, sa greatest shooter of all time pa, di ba? Isa na rin siguro ito si Steph Curry sa pinakamagagaling na naglaro sa NBA. So diba yung experience, yung kanyang skills, siguro matuturo nyo yun kay LaMelo kung may papasa niya kung nandun si LaMelo kaso wala nga siya. Pero nga, off the bench nga ang lalaroin niya at hindi siya mag-start over Steph Curry. So okay guys, sa tingin nyo ba magandang na-draft itong si LaMelo Ball sa Warriors para natuto nga siya dito kay Steph Curry at kay Klay Thompson, or okay nang napunta siya sa Hornets para mailabas niya talaga ang kanyang tunay na galing? Comment down below kung ano ba ang opinion nyo. Para naman sa ating susunod na news, ito nga si Kyle Lowry. Nababali-balita nga na matitrade nga itong si Kyle Lowry. At isa sa mga interesado sa kanya, ang Los Angeles Clippers. Nag-express nga itong Los Angeles Clippers ng interest dito sa point guard ng Toronto Raptors na si Kyle Lowry. At alam nyo rin ba, itong si Kyle Lowry, binenta niya nga ang kanyang bahay sa Toronto. Well, hindi naman yung konkretong indikasyon na itong si Kyle Lowry ay matitrade or aalis nga ng Toronto. Hindi naman porket binenta yung bahay ay aalis na. Malay nyo, kumuha siya ng mas magandang bahay, di ba? Ito nga si Anthony Davis. Nung sa Lakers, bago siya mag-sign ng 5 years, binenta rin niya ang kanyang bahay. Pero, di ba, nag-stay nga siya. So ngayon nga ay rumor pa lang itong si Kyle Lowry ay matitrade. At wala pa nga rin mga news na talagang nagsasabi na matitrade nga siya. Pero kung sakaling mapunta nga itong si Kyle Lowry sa Los Angeles Clippers, ay talagang matutulungan niya ang Clippers dahil ang pinaka-weakness kasi netong Los Angeles Clippers ay ang kanilang playmaking. Wala talaga silang point guard na pwedeng gumawa ng play or mag-run ng play para kay Kawhi Leonard at Paul George. Sariling run niya lang sila ng play nila. Ang point guard naman nila si Patrick Beverley. At si Red Jackson ay hindi naman talaga playmaker. Scoring point guard sila at defensive point guard naman itong si Beverley. So talagang upgrade ang magagawa ng Los Angeles Clippers kung makuha nila itong si Kyle Lowry mula sa Toronto Raptors. Pero ang tanong, sino bang ite-trade nila? Sapat na ba ang kanilang mga trade assets para makuha nila itong si Kyle Lowry sa Toronto Raptors? So yun nga lamang guys para sa video natin ngayong araw. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre may subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!